Magandang gabi mga kapatid. Happy midweek po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa chapter 67 na ng aklat ng mga payo sa pagiging katiwala. At ngayong gabi, ang ating leksyon ay may kinalaman sa naghahasik sa tabi ng tubig. Sa aklat ng mga taga-Roma 1 verse 5 verses 5 to 6 at chapter 8 verse 28, ang dagat o ang bahagi ng tubig ay sumisimbolo sa mga tao, sa karamihan o multitude at mga bansa. Alam niyo ba na tumatawag ang Panginoon sa kanyang bayan upang gawin ang lahat ng hanay ng gawaing misyonero na maghasik sa tabi ng tubig? Ang ibig sabihin po ng tubig dito ay mga tao, karamihan o ang mga bansa. Subalit nakakalungkot sapagkat ginagawa natin ang maliit na bahagi lamang ng gawaing hinahangad ng Panginoon na gawin natin sa gitna ng ating mga kapitbahay at mga kaibigan. Paano nga ba tayo gumawa bilang mga misyonero ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kagandahang loob sa mga kaibigan, sa mga may sakit, o sa mga namimighati, maaari tayong magtamo ng isang impluensya sa mga ito upang ang katotohanan mula sa Diyos ay makakita ng daan patungo sa kanilang mga puso. Sa mga pagkakataong tulad po nito, ang tao ay naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal at pag-aalaga at pagpapahalaga. Mas madali nilang makikita at madarama ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Makikita nila ang pag-asa na kaloob ng ating Panginoon at sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mas ma-appreciate nila ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang mga hospital visit o maging pagdalaw sa mga may sakit na nasa bahay, sa ating mga kaibigan, sa mga funeral services, sa mga taong may problema at pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, at maging ang pagdalaw sa mga bilangguan, ito ay mga effective ministries na kung saan mas madali nating maipakilala ang ating Panginoon. Kaya ang payo sa atin, wala tayong mga pagkakataong tulad nito ang palalagpasin. Hindi natin dapat papayagang lumagpas ang pagkakataong ito. Sapagkat ito ang pinakamataas na uri ng gawaing misyonero na maaari nating magawa. Ang pagpapakilala sa katotohanan, sa pag-ibig at kaawaan, sa pagbabahay-bahay, ito ang naaayon sa tagubilin ni Kristo sa kanyang mga alagad noong sila ay isinako upang maging misyonero ng ating Panginoon. Hindi man tayo magaling magsermon, wala man tayong talento sa pagsasalita, subalit kaya nating dalawin ang ating kaibigan, kaya nating ipanalangin ang mga may sakit, kaya nating aliwin ang mga namatayan at bigyan sila ng mga ng salita ng pag-asa, dalawin ang mga nasa bilangguan. Maaari pa rin tayong maging misyonero ng ating Panginoon. Tinatawagan din ang lahat ng mga may kaloob at talento sa pag-awit, sapagkat kayo po ay kailangan. Last Sabat, marami tayong nakilalang mga kapatid sa iglesia na may kaloob sa pag-awit. Kayo po ay maaaring maging misyonero rin sa pamamagitan ng pag-awit. Alam niyo ba na ang awit ay isa sa pinakamabisang paraan ng pagkikintal ng mga katotohanan ng Espiritu sa puso? Mabisa at makapangyarihan ang awit, mas madali nilang masasaulo ang laman at mensahe sa pamamagitan ng awit kesa ang pakikinig sa isang sermon. Malimit na sa mga salita ng awit,
ng kabanalan na bubuksan ang batis ng pagsisisi at pananampalataya. Sa awit, ang mensahe ay tumatagos sa puso kumpara sa pakikinig ng sermon. Ang mga kaanib ng iglesia, maging kabataan o katandaan, ay dapat maturuang humayo upang maipahayag ang huling pabalitang ito sa sanlibutan. Kung yayaon sila na may kapakumbabaan, sigurado tayo po mga kapatid ay sasamahan ng mga anghel ng Diyos, tuturuan kung paano iangat ang tinig sa pananalangin, kung paano itaas ang ating tinig sa pag-awit, at kung paano natin ipapangaral ang pabalita ng Ebanghelyo para sa panahong ito. Ito po ang mga pangako sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot. Hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Sapagkat ang Diyos, sa panahon na tayo po ay nagdesisyon na magpagamit sa Kanya, Siya ang magtuturo at maglalagay ng mga salita sa atin pong mga bibig. Tayong lahat mga kapatid, pati mga binata at mga dalaga ay tinatawagang ng Diyos na makibahagi sa gawain. Tuturuan tayo ni Kristo upang magamit ang ating kakayahan sa mabuting layunin. Habang tinatanggap natin ang bumubuhay na impluwensya ng banal na espiritu at pagsikapang ituro ito sa iba, ang ating mga isip ay mananariwa at kakayanin nating iharap at magsalita sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Maging ang gawaing panggagamot misyonero ay nagaharap sa marami ding mga pagkakataon sa paglilingkod. Kaya ang mga walang talento sa awit, kung meron po kayong mga kung meron mang mga professional na may kinalaman sa panggagamot, kayo po ay maaari ding maging misyonero ng ating Panginoon. Ang kawalan ng pagtitimpi sa pagkain at ang mga kamangmangan sa mga batas ng katalagahan ang nagiging sanhi ng maraming mga sakit na umiiral, at sa pamamagitan nito, ninanakawan natin ang Diyos ng kalwalhatiang nauukol dapat sa Kanya. Hindi na tayo makapagbigay ng luwalhati sa Panginoon kung tayo po ay may mga sakit. Hindi rin natutuwa ang Panginoon na tayo po ay may mga karamdaman at nilalabag natin ang batas ng kalusugan. Dahil sa kakulangan ng pagtanggi sa sarili, hindi tayo makapagtimpi, hindi natin matanggihan ang atin pong mga panlasa. Marami po sa bayan ng Diyos ang hindi makayang makaabot sa mataas na pamantayan ng pagiging espiritual na inilalagay niya sa atin pong mga unahan. Nakakalungkot po, pero ito ay mga paalala po sa atin na kailangan po nating kontrolin, magkaroon tayo ng self-control, ng pagtitimpi, at tayo po ay maging mabuting katiwala sa atin pong mga kalusugan. Ang payo sa atin, ituro ninyo sa mga tao na lalong mabuti ang matutuhan nila kung paano mananatiling walang sakit kaysa matutunan kung paano gagamutin ang isang karamdaman. Ito ang kaibahan ng mensaheng pangkalusugan nating mga Seventh-day Adventists. That's why we encourage vegetarianism. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinapayo natin at paulit-ulit ang mga lektura natin sa kalusugan, ang New Start, ang Celebration at marami pang iba. Dahil mas gusto nating i-prevent ang pagkakaroon ng mga karamdaman at hindi tayo magkasakit. Hindi tayo masyadong nagpo-focus dun sa pagtuturo ng kung paano gamutin ang mga karamdaman, sapagkat mas gusto natin na alagaan ang atin pong mga katawan at maging magbigay luwalhati ito sa ating Panginoon.
Dapat tayong maging matalino na maging at maging tagapagturo at magbigay babala sa mga tao laban sa pagkalulong sa sarili. Habang nakikita natin ang kahabag-habag na kalagayan, kapangitan at ang karamdamang dumating sa sanlibutan bilang bunga ng kamangmangaan, paano tayo dapat magpigil at gumawa upang ang ating mga bahagi ay ating magampanan, upang ang mga kamangmangan ay atin pong maturuan at paginhawain ang mga nahihirapan dahil sa mga karamdaman. Ang atin pong mga lektura tungkol sa paghinto ng paninigarilyo, paghinto sa pagiinom ng alak, paggamit ng ipinagbabawal na droga, yan ay makakatulong upang tayo po ay magbigay ng karunungan sa atin pong kapwa at mga kaibigan na hindi po nakakaunawa ng kahalagahan ng kanilang kalusugan, sapagkat ang mga daang patungo sa kaluluwa ay nasarhan ng malupit na maling paniniwala. Marami ang walang malay sa mga simulain ng malusog na paraan ng pamumuhay. Kaya napakaswerte natin mga kapatid, sapagkat alam natin kung ano ang tama at paano alagaan ang ating mga kalusugan. Alam natin kung paano natin iwasan ang mga pagkaing hindi makakabuti sa ating kalusugan. At ang Biblia mismo ang nagtuturo kung ano ang mga dapat at hindi dapat nating kakainin at iinumin. Maaring magawa ang mabuting paglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao kung paano ang paghahanda ng pagkaing nakalulusog. So sa ipo ito sa dapat nating ituro, paano nga ba ihanda, paano lutuin ang mga masustansyang pagkain. Ang hanay ng gawaing ito ay ikasing halaga rin ng anumang gawaing maaari nating magawa. So isa rin siyang bahagi ng atin pong ministry, ang pagtuturo ng malusog ng paghahanda at pagluluto ng malusog na pagkain. Lalong marami pang mga paraan ng pagluluto ang dapat nating maitatag at maituro, at ang ilan ay dapat gumawa sa bahay-bahay at magturo ng sining ng pagluluto ng mga pagkaing nagpapalusog. Kaya yung mga kapatid po natin na may talento sa pagluluto, maaari rin po kayong maging mga misyonero sa pamamagitan ng pagtuturo ng pagluluto at paghahanda ng mga masustansyang mga pagkain. Maraming marami ang maililigtas pa mula sa pagkababa ng katawan, isip at moral sa pamamagitan ng impluwensya ng pagbabago ukol sa kalusugan. Kaya ang kalusugan ay isang bahagi rin ng ating ministeryo. Nais ng Panginoon na maging mabuting katiwala tayo, hindi lamang ng mga salapi, kundi maging ng ating kalusugan, ng ating katawan, upang magbigay tayo ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Lahat tayo ay mga katiwala at misyonero para sa Diyos na tinawagan upang gumawa sa iba't ibang pamamaraan ng pagmimisyonero. At ang aking dalangin ngayong gabi, tayo po nawang lahat ay tumugon sa kanyang panawagan. Pagpalain po nawa tayong lahat ng atin pong Panginoon.